Mapagpalang araw mga katabanga. Magluluto tayo ng simpleng recipe. At itong ating mga ingredients, gagawa tayo ng ating tuna ball. Yung tuna ball natin, ganito kalaking lata lang yung gagamitin nating tuna. Pwede kayong gumamit ng any brand. Ang ating ingredients, meron tayong flour. Almost 1 cup yung flour. Itansyahin nyo na lang mga kataba, basta yung ang flour natin eh, pang bind natin para makot yung ating mga ingredients. Kasama ng ating isang large egg, sibuyas, dahon ng sibuyas, pipino, carrots, maliliit lang ang hiwa, tapos eto na, drain ko na, natanggal ko na yung ating pinaka-liquid ng ating tuna. Ayan, ganyan lang. Tapos, maglagay na tayo ng ating mga pampalasa. Ajinomoto. MSG. Paminta. Mas ginugusto ko pa yung ganito kaysa yung, kasi sa isang plastic, nilalagay ko na lahat. Kaya bumibili pa rin ako ng tigpipiso. Salt. Masyadong marami. Ilagay na natin ang ating ibang ingredients. Pero for the meantime, haluin muna natin. Sama na natin to. Ating flour. Pwede kayong gumamit ng cornstarch. At isang egg. Ibabalot naman natin to sa ating breadcrumbs. Ayan. Ganyan lang halu-haluin natin. Halu-haluin natin. Hanggang sa combine yung ating mga ingredients. Ayan. Ire-ready ko lang yung ating breadcrumbs. Magdagdag lang kayo ng flour pag medyo basa pa. Ayan. Tapos, dalawang kutsara gamitin natin. Ibilog natin. Saka natin ilagay sa ating ayan, breadcrumbs. Saka natin i-roll. Oh, wala na tong ano, standard na sukat mga kataba. Basta, tansyahin nyo na lang. Saka natin i-roll sa breadcrumbs. Para kumapit. Kung hahawakan natin, didikit siya. Pero kung gumagamit tayo ng kutsara, hindi siya basta-basta didikit. Ayan. Ayan. Ganun lang. Ulit-ulitin lang natin. Ulit-ulitin lang natin mga kataba. After natin mayroon, chinilled ko muna siya ng mga 15 minutes. And meron na tayo ditong kawali. Pwede na natin ilagay. Low to medium heat lang. Ayan. Tapos, balikan natin. Luto na yan. Kala ko inaantok ka na naman eh. Wala ka sa ano eh. Ayan. Pwede pang isa. Sayang naman ang ating mantika. Ayan. Lagyan lang natin ng space. Lagi kang binabanggit. Parang pag-ibig yan. Ayan. Naluto na natin yung ating tuna ball. Tapos dito, yung liquid ng ating tuna, nilagay ko dito kasama nung natira naming konting sardinas. Diba? Sayang naman. Ayan. Ayan ang kapartner niya. Malunggay. Kahit konti lang yan, yan ang pinakasos niya. Wala akong nilagay dyan. Konting asin lang. At wala nang iba. Ayan. Papatayin ko na. Ganun lang kasimple mga kataba. Simpleng recipe naman mga kataba, tuna ball.
Yung tuna ball naman, isang maliit na lata lang ng canned tuna. Nilagyan natin ang iba't ibang klase ng gulay at pampalasa. Ang pinaka pampalapot niya at parang pambind niya ay ang ating breadcrumbs kasama ng flour at egg. Ganyan tayo gumawa ng pagkain, mga kataba, at hindi naman masasayang ang ating liquid ng tuna. Nilagyan ko naman ng malunggay dahil meron kaming natirang konting sardinas. Minix ko na yung sardinas sa ating liquid ng tuna. At meron naman tayong konting prutas na senyorita. Yung senyorita naman, alam nyo na ang kwento niyan kasing laki daw ng daliri ko ang senyorita. Matamis kasi yung senyorita, mga kataba. Kahit maliit na saging yan, masarap na saging ang senyorita. Enjoy, kumain, at maging masaya. Mga simpleng pagkain, mga kataba, na binibigyan natin ng masarap na resulta. At salamat sa panunood! At bye! Ingat, mga kataba!